Hey, good morning guys. Ngayon araw na ito ay magbibenta po tayo ng mga scrap, bakal, alloy and other things na mga scrap kasi nagtanggal kami ng mga kalat dun sa bahay. So andito kami ngayon sa isang junction. Paano ba tayo kumita ng pera kahit sa basura? Ito po yun, no? Magbibenta po tayo ng mga scrap. So, plastic, kaya wag niyong itapon lang. Itabi ninyo yung mga plastic, bakal, alloy, bronze, at anumang bagay, no? Mga bote, at mga pet bottles, yan. So, ibibenta niyo po yan, okay? Para maging pera. So, punta po kayo sa malapit niyo pong mga junk shop sa inyong mga lugar. Kumita kayo ng pera. Kaya hirap ng panahon ngayon eh. Dapat dumiskarte din po tayo. Okay? So, sa mga nanonood dyan, welcome sa aking channel. Please subscribe, like, at pakihit na lang po ng mga ng bell button dyan sa gilid. Okay po? So, again, tutur ko po kayo sa aming gagawing pagbebenta ng mga scrap. Solid yan, no? Ah, mga bakal. So, ito naman aluminum. Ah, ano to? Pesos. 30 pesos po yung alloy. Tsaka yung bakal, mga heavy, yan 11. So, pera na yan, di ba? Okay na yan. Yan, daming scrap na. So ito heavy is 11 peso per kilo. Yan, 11 pesos per kilo, pera na rin yan. Yung alloy, yan, yung alloy, yan. Ito alloy, yan, alloy, yan. 30 pesos, pera, di ba? Okay. Punta lang kayo sa mga junk shop sa area ninyo. Yung mga plastic, bakal, alloy, bote, yan. Nabibenta yan. Pati karton, nabibenta yan. Yan yung pera, guys. Okay. Tapos pala yung aking assistant, Walter. Paano ba maging pera sa basura? Yan. Okay. Oh, mahal yan, oh, mga round bar. Sus, nako. Ilang libo yan. Bili namin. Ano, bote. Nabibenta, bote. Yan. Bote, nabibenta yan. Pati mga cartoon. Yan, mga waste ninyo ng mga cartoon. Ipunin nyo lang, okay? Ipunin nyo lang kasi nabibenta yan. Yan, to yung mga sako-sako. Nabibenta rin po yan. Yan. Yung mga video nito. Tulong po yan, mga plastic. Ito, plastic. Ayan, nabibenta yan. Pera yan. Pila kilo ka ron sa ano, plastic? 9. 9 pesos din. 1 kilo. Ay, sa itapon ninyo, maging pera. Aoy, apila na. Sa simbahan. Ah, sige, ano na lang pa. Akit, donate simbahan. So, alcohol dispenser. Sa mga bata na nanonood ng video, no?
Sana matuto kayo na mag-segregate ng mga basura, mga bote, bakal, jarry, mga cartoons, yan, tsaka yung mga nakikita nyo sa paligid-ligid, kunin ninyo, no? Ilagay nyo sa isang tabi sa bahay ninyo, kunin ninyo. Pag dumami na, yan, pera na yan. Yan, no? Sa mga magulang, tulungan natin yung mga anak natin na magtabi ng mga bagay-bagay. Sa ganun, magkapera din po sila. No? Para kung lumaki sila, marunong sila kumita ng pera. Mga bakal. Yan. So, huwag kayong, ano, huwag kayong maarte kasi may pera dyan. Okay? So, sana maging aral ito, lesson ito, at saka isang learning ito sa inyo. Huwag pong maarte kasi pera din yan. Malaking industriya sa junk shop. No? Maraki din po maitutulong natin sa environment kasi you know, na yung mga waste ay na isasalagay natin sa maayos. Hindi natin itinatapon sa basurahan, hindi natin, sa kanal, at sa mga ilog. Yan. So, maging pera pa. Okay? Yan. Kasi butang na. So, 59? Sa mga gustong magnegosyo ng junk shop, pwede, no? Importante, meron kayong lugar. Yan, ito, simple lang naman lugar ni Ate, oh. Siguro mga nasa 90 square or ilang square, pila ka square meter? Square meter, pila ka square meter? 100 square meter na hindi niyo pa ginagamit. Pwede niyo lagyan ng karatula sa labas, junk shop. Yan. Tapos bili kayo ng yan, timbangan siguro. Ito timbangan. Ayan, 100 kilos, 120 kilos. Ayan. Oh, pera na. Tapos, mag-search kayo sa area na merong bumibili ng malalaking volume na ano, na bakal. Ayan, oh, dahan-dahan natin, ha. Okay, lisod na. Ayan. Ato mo, no, punta kayo sa isang lugar na merong malalaking junk shop. Yun, depo yun. Magtanong kayo kung magkano yung presyo nila doon. Kung may presyo nila sa bakal, 15. So, bilhin ninyo dito, 11. Meron kayong 4 pesos bawat kilo. Diba? Yan. So, kung meron kayong 100 kilos, that is 400 pesos. Diba? Dandan. Yan. So, pwede na kayong magnegosyo. Magnegosyo kayo sa lugar ninyo, junk shop, okay? Maliit lang na area to kay Ate, oh. 100 square. Nalit square. Tapos, segregate nyo lang. Dito yung, example, dito yung parking. Dito naman yung mga plastic. Yan. Dito naman yung mga bote. Yan. Bakal. Dito yung bakal. Segregate nyo lang para kung kukunin na nung buyer ninyo, madali lang din masegregate. Ang maganda sa junk shop, minsan mayroong pinapabenta dito na nagagamit pa or nabibenta nyo pa ng mas mahal. Siguro, hindi na nila kailangan, pero ikaw, at hindi rin nila alam na merong bumibili. So, ikaw, merong kang contact na bumibili. For example, ito. Ito. Ayan. Sa motor yan, diba? Tangki ng motor. O, maraming mga maker ng mga motor na nagko-customize. So, yan. Bibili nila yan sa mataas-taas talaga na presyo. Siguro, mga times 3, times 4. Pag bili mo yan, example, bili mo yan 100. So, kunin nila 400. O, diba? Pera din yun, diba? So, marami ka. Example, refrigerator, ito. Ref. So, hindi na kailangan ng nagbenta. So, masikip na sa bahay nila. Binibenta nila. So, makala lang bilhin ito. Siguro mga 100 pesos, 200. Tapos, merong mga nagbibili ng mga scrap. Mga gumagawa ng mga ref or fridge. Yan. Bibili nila yan, 1,000. Yan. Kasi nagagamit pa nila. Yan, nagagamit pa nila. At katulad yan, yung hawak ng bata, yan, flat bar. So, merong nangangailangan sa isang bahay, may nagpapagawa ng bahay. Instead na bumili sila sa hardware, bibili na lang sila sa mga junk shop. Kasi mas mura naman talaga. Pero sa kanila, bilhin nila, example, 11, benta nila tag 15 or 20 per kilo. Tumubo yung pera nila. So, magandang trading ito. No? So, yan po. Sana po ay meron kayong natutunan. Yan. 11. Grabe na, bugat din, no? Bantog rin na bugatan na ikaw gabi.
Yan, 11 kilos. Yan, so, yan. Okay, tagay kong listahan, te, ha? Okay guys, tapos na po kami na nagpatimbang ng mga scrap. Nakita nyo naman gaano karami din po yung mga kalat sa amin na aming pong binenta sa junk shop. Ngayon, papakita ko po sa inyo magkano po yung kabuang income ng aming mga scrap. So, papakita ko po sa inyo. Ayan. Ito po yun lahat, no? So, bali, nakalimang timbang po yun kanina. Ito po, no? May 39 kilos, may 60 kilos, merong 55 kilos, 3.5, tsaka 11. So, bakal tsaka alloy po yung ating binenta. So, umabot po siya ng 1,370. Yan. So, kalat po yun, naging pera. Yan. Ito po yung pera. So 1,370 pesos. Ayan. Tingnan mo na. Oops. Ayan. Kala tayo. 1,370 pesos. O, diba? Ito po yun. So guys, sana po meron po kayong natutunan sa vlog ko pong ito. Actually, this is my 11th video na paano ba tayo kikita ng pera sa basura, ito yon, and mga bakal, and marami pa tayong gagawing mga videos na nakakatulong po para po magkaroon po tayo ng ideya paano po tayo kumita ng pera, di ba Walter? Ayos, oh, yung aking bodyguard Walter Lares, magiging YouTuber na rin yan. Guys, salamat po, no? Sana po i-hit niyo po yung subscribe, paki-like na rin po, paki-share na rin po. And of course, yung bell button natin, paki-press. See you next time sa ating susunod na vlog. God bless us all po.